ipapaliwanag ng Korte Suprema si dating Anti-Insurgency Task Force spokesperson Lorraine Badoy kung bakit hindi siya dapat makontent dahil sa kanyang mga pahayag laban kay Manila RTC Judge Marlo Magdoza Malagar. Sa isang pahayag, binigyan ang mataas na hukuman ng 30 araw si Badoy para sagutin ang resolusyon. Hindi naman tinukoy ang mga partikular na isyu na dapat niyang sagutin, bagamat nakasentro ito sa kanya umanong social media post noong September 21, 2022. Sa parehong araw, binasura ni Judge Magdoza Malagar ang proscription case na hinay ng DOJ na humihiling na ideklarang terorista ang Communist Party of the Philippines at New People's Army sa ilalim ng lumang Human Security Act.